ano, nung first year anniversary namin, sinurprise niya ako kasi natutulog ako noon. Then, nung pagising ko, may pinakuha siya sa akin sa cabinet. Then, nung pagbukas ko nung cabinet, nakita ko yung stuffed toys na malaki na ang pangalan niya is Timmy. So, yun yung first baby namin. Yun yung pinaka nakakakilig na ginawa sa akin. Lagi, marami naman siyang ginagawang nakakilig. Lagi niya akong dinidate. Every time na gusto kong lumabas, pag sinabi ko sa kanya, palabas ka, sige, kinikilig na ako. Tsaka ano, pag yung Valentine's na ano, Feb 14th, lagi ako may roses, yon. Hindi niya nakakalimutan akong bigyan, kahit matagal na kaming mag-asawa. Usually, pag nag-aaway naman kami, ba't ako lagi? Kasama talaga, sa parte talaga sa mag-asawa yung lagi may ano. Eh, minsan may ganyan, may struggle. Siyempre, madalas sa pera, sa mga ganong bagay. Pero hindi naman ganong kalala na kailangan pang magbatuhan. Ang maganda ron, sa Panginoon, yung binibigay mo sa Panginoon ang lahat. Kaya, alam mo na yung Diyos yung sentro ng pagsasama niyo. Kasi kung kayo lang, sabihin ko na kasi pag walang hindi pwede tumagal yung ano yung away niyo na wag, kasi kailangan niyo matin together sa prayer meeting, kailangan niyo matin together sa mga gawain dito, kailangan niyo dalawa magkano so doon kayo magano, kaya blessing din kami lagi nagbabate pag may gawain, kailangan hindi pwede na magpatuloy yung ano, so blessing pa rin yung nasa gawain ka lagi at binibigyan talaga priority, wag ka mawala sa gawain para yun yung one way para ano, magbati kami lagi. Sa mga bagong kasal, syempre normal naman na may mga misunderstanding eh. Pero sa akin kasi nung bago pa lang kami, marami kami naging misunderstanding, pero every time na kunwari by yourself hindi mo na kaya, kukuha ka ng payo sa kwan, sa mga pastors, para kahit pa paano may mag-guide sa amin. Siyempre bag-umpisa pa lang kayo yun, tsaka yun nga, laging sa Panginoon. Nasabi niya niya eh. May papayo lang sa mga bagong kasal at mga nagsisimula pa lang. Gawin nating sentro lagi ang Panginoon sa pamilya natin para maging matatag, maging matagal yung pagsasama. Siyempre, unahin natin ang ating Panginoon sa ating pagsasama. Kasi kung wala ang Panginoon sa buhay natin, baka nagka-windang-windang na yung relationship ng mga asawa. Kaya unahin natin ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng mag-asawa. Yeah. Tsaka, siyempre, understanding. Pag minsan, pag nag-aaway kami, hindi niya alam, pero pinagpre-pray ko na maayos namin yung away namin. Ganyan, kung may misunderstanding sa family, within the family, kahit hindi lang kami mag-asawa, within the family, pinagpre-pray ko yan na ASAP, ma-resolve namin. Ganon. Tsaka, yun nga, pag-ibig.
Love. Oo, oh, mag-ibig sa isa-isa, tsaka sa Panginoon, di ba? Sekreto. Yun nga, siguro, lagi lang siguro kaming manalangin sa Panginoon na para lalo pang pagtibayin ng yung pagsasama namin dalawa. Saka, yun nga, syempre, kailangan pag kami mga gawain, lagi kami nandoon. Kasi one way yun para lalo pang tumatag yung relasyon namin bilang mag-asawa. Namin, kahit anong mangyari, we will serve the Lord. Iimbitahan ko po kayo na umaten sa ating couples fellowship. Hi, men's! Surprise natin yung mga asawa natin dito. Magkita-kita tayo dito sa February 14. Gawin natin na masaya to para sa kanila kasi bigyan natin ng time para sa asawa natin. Sa darating na February 14, 2015. Alas 6 ng gabi dito sa GWA Church, San Mateo. Mag-cowboy po tayo. See you there!